Hi mga friends, welcome to YouTube channel, Yetbu channel, Dr. DIY. Ngayon di pa ang ating i-review, pag-usapan natin about sa ito, kutsilyo. So, stand by and narinig ba yung hangin? Yung electric fan, kasi mainit. So, review tayo guys. So ito na ang ating kutsilyo. Sa totoo lang, itong kutsilyo na to ay clone lang siya mga friends, clone lang. Kasi ang original na price talaga nito sa piso ay 50,000. Hindi yata 50,000 more kasi ito yung maliit na ganito 50,000 yata. Ito malaki to eh, niya clone yung malaki. So medium more. Pero hindi man natin ma-afford yun. So nakita ko siya sa AliExpress. Matagal to sa akin, AliExpress, kung sa Saudi pa rin ako. Kasi doon nga ako meron extra money. So in-add to cart ko siya at in-order. Kasi nga hindi tayo magbili ng original na ito, ganito. Pero pareho yung ano, tsura, yung clone. Gusto ko lang malaman kung paano siya feel sa kamay. Kasi sa ganda naman ng design niya. At sa kapal, tingnan nyo guys. Siguro ang kapal nito mga 6mm or 5 something. 6mm yung kapal niya. Ito yung pocket clip. Pwede sa bulsa, pero medyo kung dalilin mo to sa bulsa, medyo mabigat. Wala kasi akong scale, dapat may scale pala ako, yung timbangan. Saan unahin natin tingnan yung blade niya? Sinsya nasa kuko ko kasi namintura ko nung last day, hindi ko pa natanggal. Pero hindi naman yan, ano, matatanggal lang yan sa sabon. Ito yun guys, matagal na to sa akin, siguro mga 3 years na siguro. Pero not all the time na ginamit ko. Sa kusina pwede. Sa kusina. Pero sa mga outdoors, wala. Kasi hindi man ako nag-camping. Pero maganda to sa camping. So, tingnan mo dito yung design. Tanto siya dito. Tanto, American Tanto blade. May dimple siya dito. Iwan ko kung anong gawa to na steel. Pero hindi naman siya nag-corrosion, hindi naman siya nag-taya-taya. Tsaka dito din, sa gripping, sa grip niya. Tsaka yung screw maganda. Iwan ko, ilang haba ba ito yung ano nito? Yung blade niya. Mga apat, almost 5 inches yung blade. 5 ba? 1, 2, 3. 4 lang. 4 or more. Tapos, sa yung lock niya guys ay frame lock. Ibig sabihin itong frame nakasama yung lock. Yan mo na siya i-wahing o iiwas, parang sa Bisaya may yung wahing, iiwas sa tingnan mo, i-push mo siya dito, tingnan, para ito ay makabalik, makatago siya pagano. Maganda ang retention ng ano niya, yung tulis andyan pa rin. Pero nahasa ko na ito one time, ang tulis niya. Maganda siya guys, mabigat sa kamay. Tingnan mo naman yung backbone niya. Oh. Makapal. At saka meron din itong, ano pa yung parts niya, itong glass breaker. Yan, itong point na yan, glass breaker. Ang dito guys, pag magpundo sa kusina, luto-luto, ito yung pang ano ko sa mga kamote, spices, carrots, onions, lahat ng mga spices. Ito ginagamit ko, maganda din pag gusto ko. At saka ito yung ginagamit kong hammer sa luya. Ganun, kasi mabigat siya eh. Saka ang bigat talaga niya. Parang martilyo na rin. Iwan ko guys kung kasi sa AliExpress to. Iwan ko kung available ba, subukan nyo lang. Kasi ito clone. Nakita nga ito sa may-ari ng sa American, kasi American US tong Midford, mahal sila na company. Yung patent niya,
Kasi bininta lang sa eBay daw na ano, mura. Eh, nasira yung ano niya, reputation ng product nila. Kaya siguro, iwan ko kung meron pa siguro, pero kahawig niya lang. Ito lang time ko nakalusot. So, at least, okay. Pero gusto ko yung maliit talaga. Yung may maliit man ito, yung Praetorian Micro. Praetorian pala to guys, yung model niya. Micro Praetorian. Tingnan nyo Praetorian sa ano, Milford. Tingnan nyo magkano price doon. Mahal. Ang mamahal. Hindi natin makaya for a knife. Pero kung sa clone naman, parang siyang tunay na rin. Siguro nagka-differentiate lang sa blade yung paggawa ng bakal. Pero wala naman akong napansin na corrosion. Yung maintenance lang dito guys, ano lang, punas-punas ng oil lang, tsaka hasain nyo lang kung maramdaman nyo naman kung ano na siya. Hindi na niya matulis, hindi na siya. Ganun nyo sa, wala kasi ang papel. Subukan nyo sa papel. Pagtabas, matabas mo yung papel, yun, retain pa yung sharpness niya. Sintering, tingnan natin yung sintering niya. Ayun, sintering. Hindi naman masyadong 100% din masasabi. Pero parang hindi mo i-zoom talaga, hindi mo malalaman dyan. Parang 100% na sa gitna talaga yung apex, yung point ng itong sa gitna, center. Sa quality nga nila sa Midburn, nakita ko, ginaganon-ganon pa nila. Titignan mo lang, ginaganon-ganon pa ng quality yung staff eh. Check pa niya, ganun-ganun, binabalik-balik kung may play ba dito sa itong sa screw niya. But ako, well, no regret ako dito kasi maganda yung nakuha ko na ano, clone. Ito na, Midford knife replica. So check nyo lang guys sa ano, sa AliExpress kung ano doon pa. Pero mahal din siguro yata yung ano. So sa ngayon ito lang. At yung magandang yung dimple nyo. Gusto ko ngayon yung maliit eh. Pero no regrets nito guys. Tinatago ko lang. Paalala lang pala, mga bata manonood, huwag kayong magdala-dala ng mga sharp na mga ano. Gabayan po natin ng mga bata o mga minors na hindi maglaro ng mga konsilyo sa bahay kasi ito ay delikado sa kanila. Ito, hindi po yung video na to, hindi po gawa sa mga bata. Para sa mga ano na to, mga matataas na yung edad. O adult. So, kung meron kayong mga katulungan at mga comments, i-comment nyo lang sa baba at i-subscribe na rin yung channel ko at mag-like na rin at share. So hanggang dito lang. Salamat sa panonood. Dr. DIY on my broadcasting on my Yetbo channel. Always bear in mind safety first and over and out.